Ang batang lalaki na ito ay ipinanganak sa kanayunan. Ang unang trabaho na nakuha niya pagkatapos ng unibersidad ay stockbroker. Dahil wala siyang karanasan, wala siyang deal sa 10 buwan at bigla, nagsara siya ng deal. Isang kasunduan na higit sa 50 trilyong Chinese yuan. Mayroong maraming mga zero at numero sa screen. Hindi mabilang. Ang deal na ito, kung ang mahirap na taong ito ay kumukuha lamang ng porsyento, makakakuha siya ng 700 milyong Chinese yuan. Patuloy niyang isinasara ang mga deal. 1.2 trilyong Chinese yuan, 5 trilyon at 30 trilyong Chinese yuan. Patuloy na tumataas ang kanyang halaga. Nakatira sa mga high-class na apartment. Ang mga kamay na may hawak ng mga bulaklak tulad ng mga kababaihan. Ang kanyang buhay ay naging marangya. Simula sa misteryosong tawag na ito, sino ka? Gusto mo akong hanapin? Ang pangalan ng lalaking ito ay Kauhon. Normal ang kanyang kakayahan sa pag-aaral. Walang background. May isang malakas na punto. At kakayahan ng matalas na memorya. Nag-aaral ng maayos at may puso. Ang bawat numero ng kupon. Ngunit sa larangang ito, tanging ang kakayahan lang sa memorya ang gagana. At tibay lang ng bibig. Ang bawat araw ay nagsisimula sa alas 9. Lahat ay masigla. Pag-uudyok sa mga customer na bumili ng mga kupon. Kahit na ito ay nagbebenta o bumibili. Sumusunod lamang, nakukuha ang mga nakamit sa negosyo. Nagtatapos ang trabaho sa alas 3 ng hapon. Pagod na ang lahat ng mga kasamahan niya. Lahat ay nakakuha ng matagumpay na deal. Si Kauhon lang ang hindi. Ngunit ang trabaho ay hindi nagtatapos doon. Tapos na sa trabaho. Sinusundan ni Kauhon ang kanyang boss. Sumalubong at nakatugon sa mga customer. Upang kabisaduhin niya ang bawat salita ng customer. Dahil magkakaroon ng isang bagay. Kaya si Kauhon ay bumili ng isang magana paninda na may recorder sa loob. Pagkatapos ng isang buwan na pagsubok, hindi gaanong kadali para kay Kauhon. Tumawag siya sa telepono. Ngunit ang nagsasalita ay napakabilis. Nagkamali siya sa pagbebenta sa pagbili. Kailangan bayaran ng kumpanya ang 70 milyong Chinese yuan. Nakaapekto sa buong kuponan, binawasan ng mga bonus. Nasigawan siya ng kanyang amo. Tumingin siya sa kanyang katrabaho sa kumpanya. Guwapo, makinis na nagsasalita. Ang kanyang boses ay may presyon sa kumpanya. Kilala siya ng lahat bilang puwerday. Sa kanya nakasalalay ang relasyon ng pamilya. Maraming mga nakamit sa negosyo. Tingnan mo ang sarili niya. Lumalaki na parang isang pananim. Kamakailan lang umuwi siya at nalaman niya na ang kanyang ama ay mayroong tumor. Nagulat siya dahil sa laki ng bayad sa operasyon. Sa partido ng kumpanya, nag-iisa si Kauhon. Sa ilalim ng presyon sa trabaho at buhay. Lasing na siya, nakahiga at umiiyak. Sumisigaw na, hindi ito patas. Ang mahirap niyang sitwasyon. Nakuha ang atensyon ni Boss Lu. Napagtanto niya na ang taong ito ay maaaring niyang magamit. Dahil sa ganitong sitwasyon ng binata ay kawawa. Gustong niyang makakuha ng maraming pera. Ang isa sa pinakamadaling paraan ay gagamitin si Kauhon. Kinupkop ni Boss Lu si Kauhon para makapagpahinga muna. Pagkatapos magkasundo, sinabi niya kay Kauhon ng isang lihim. Sa totoo lang, siya ay kaoperasyon sa isa pang malaking tao. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng presyo ng kupon, maaari silang makakuha ng malaking kita. At ang kanilang kuponan ay naghahanap pa ng mga tao ngayon. Kung si Kauhon ay nakikipagtulungan sa mga tagubilin, maaari siyang makakuha ng higit pang mga bonus kaysa ngayon. Itim na card, gintong relo, kahit anong gusto niya. Kahit na si Kauhon ay isang duwag, kailangan niya talaga subukan upang makakuha ng pera. Kaya pumayag siya. Labag sa batas ito, lihim na matutugunan lamang ni Kauhon ang lalaking ito. Nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng phone booth sa isang kafe. Sinusunod ni Kauhon ang mga tagubilin at pumunta sa itaas ng isang gusali. Ang mataas na tao ay naroroon at naghihintay para kay Kauhon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang estilo, tiyak na siya ang may pera. Binibigyan niya si Kauhon ng isang lumang telepono. Sinasabi sa kanya na walang dapat makaalam nito. Anumang maririnig mo sa telepono, kailangan mong gawin ito. Kinabukasan sa trabaho, tumingin si Kauhon sa bilang na 50 trilyong Chinese yuan sa harapan mismo ng kanyang mga mata. Sigurado siya na hindi ito panaginip. Isang minuto bago magbukas ang merkado, tumunog ang telepono. Sinabi ng tumatawag kay Kauhon na dalhin ang 50 trilyong Chinese yuan na ito at ihiwalay ang 8,000 at ipagbili. Hindi ito normal. Ngunit sa pagbukas ng merkado ng alas 9, hindi na nag-alangan si Kauhon. Gamit ang bilis ng hindi nakakakuha ng anumang bagay sa loob ng 20 taon, baliw siyang nagpipindot sa mouse. Ang tunog ng pagbili ay napupunta sa buong kumpanya ng mabilis. 8,000 na din ang matagumpay niyang nakuha, ang 50 trilyong kalakalan na yuan ng Chino. Umabot sa tuktok ng ranggo ng kumpanya. Gamit ang deal na ito, si Kauhon ay nakakakuha ng 700 milyong Chinese yuan. Pagka-uwi na niya, tumingin siya kanyang account. Masayang-masaya si Kauhon. Ngunit ito ay simula pa lamang. May iba pa sa likod ng mga ito, ang pinakamagandang dalagang babae sa kumpanya. Nagsasagawa ng hakbangin upang turuan si Kauhon sa kanyang trabaho. Si Kauhon ay napatingin ng di inaasahan sa dalaga at binaling ang mata muli sa kanilang ginagawa. Mula sa oras na nakuha niya ang kanyang ranggo na nangunguna na sa ranggo, isang tao ang nakapansin at itinuro ito sa kanya habang nakatawa. Habang hawak ng dalagang babae ang kanyang kamay habang nagtuturo, pagkatapos ay iniiwan din ang kanyang numero ng telepono. Inisip niya na kaya niya itong tawagan pagkatapos ng trabaho. Ito ay tulad ng isang pang-aakit para kay Kauhon. Ngunit may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin dahil ang mataas na lalaki ay naglalaro ng malaki. Ang deal ay umabot sa 700 trilyong Chinese yuan. Sa oras na ito mayroong pang 5 mga kooperatiba galing sa ibang mga stock company sa ilalim ng tagubilin ng isang mataas na tao. Pagpasa ng maraming mga deal sa bawat oras, lumilikha ng peking pagsabog sa stock market, pag-akit sa mga mamimili. Ngunit hanggang 14 at 50 minuto bago magsara ang merkado. Ang merkado ay biglang nakakaranas ng mataas na pagbebenta. Matindi ang pagtanggi ng stock ng bansa. Alam ni Kauhon yun. Oras na yun. Gumawa siya ng paraan at hinati niya ang numero sa 5 tao. Nakatanggap ang bawat isa ng mababang presyo. Matapos magsara ang merkado, ang mga kasamahan ay nakaranas ng pagkalugi. Ngunit si Kauhon ay kasama ang 7,000 trilyong Chinese yuan. Hanggang sa tuktok ng araw na yun, ang kita ay umabot ng 139 na trilyong Chinese yuan. Nakakuha siya ng 1.2 trilyong Chinese yuan. Pagkatapos
Pagkatapos sa mga ganitong kaganapan, binayaran niya ang lahat ng bayarin sa operasyon ng kanyang ama at lumipat sa isang marangyang apartment. Pumupunta sa bar tuwing gabi, ngunit hindi niya alam 'yon. Ang napakalaking halaga ng pera sa kalakalan. Di nagtagal ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng National Financial Supervisory Commission. Kumuha sila ng litrato ni Kauhon. Nagpapanik siya. Pinag-usapan agad nila ang lahat sa loob ng sinehan. Nagtatanong sa kanya kung mahuhuli ba sila. Ang sabi ng mataas na tao, wala silang ebidensya at patunay. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Dapat kang umalis muna at mag-ibang bansa upang makapagpahinga at suriin ang iyong kasalukuyang account para hindi ka nila mahuli. Kinuha ni Kauhon ang lahat ng kanyang pera at ipadala sa Bahamas Bank. Pagdating niya doon, nagulat siya sa nakita na tambak na pera sa harapan niya. Nawala ang takot niya dito. Nakikilala ni Kauhon ang isang kabayan. Nagtatrabaho din siya sa pananalapi. Nagsugal sila pareho sa kasino. Naglayag sa dagat sa pamamagitan ng kanilang sariling barko. Sigurado si Kauhon, ito ang pangarap niyang buhay. Ngunit hindi nagtagal. Sa sandaling siya ay bumalik sa Korea, nagbago ang kumpanya. Sinira ng komisyon ang buong opisina. Ang mga kalakal, ang mga tala ay kumalat sa mga bawat tao. Iniimbestigahan ang lahat ng pangyayari. Si Kauhon ang pangunahing pinaghihinalaan. Ngunit sa oras na iyon, kumbinsido siya na siya ay isang manggagawa lamang. Wala siyang alam, walang katibayan ng komisyon. Wala silang magawa kay Kauhon. Ang bawat tao sa loob ay diswerte ng araw na iyon. Si Boss Lu, ang lalaking tumutulong sa kanya sa panahon ng pagsisiyasat, nasira na. Ipinapakita iyon ng mga record ng chat. Masalimuot ang kanyang buhay. Hindi lamang pinapaputok, ngunit wala ring pagkakataon na magtrabaho para sa malalaking kumpanya. Nakita ni Boss Lu ang ugali ni Kauhon. Nagalit si Boss Lu. Nagturo ng mabubuting disipulo bago siya pumunta. Banta niya kay Kauhon, "Huwag mong hayaan anumang mangyari." Nang gabing iyon, nakatanggap si Kauhon ng isang tawag sa telepono. Kinihiyawan siya. Iniisip ni Kauhon na isa lang itong pagkakamali, ngunit hindi maganda ang pakiramdam niya. Maaaring may mangyari. Kinabukasan, hinahanap siya ng pulisya at sinabi, "Ang taong tumawag sa iyo kagabi ay nagpakamatay." Nagulat si Kauhon nang makita ang litrato. Ang lalaking namatay ay kahawig niya, stockbroker sa ilalim ng isang malaking tao. Nagkita sila pero naging normal lang. Bakit siya nagpakamatay? Pagkatapos, sinabi ng pinuno ng komisyon kay Kauhon, ang namatay na tao ay nakikipagtulungan sa pulisya upang ibunyag ang pinakamataas na pinuno nila, kaya hindi siya maaaring magpatiwakal. Pinatay siya. Nakaramdam ng takot si Kauhon. Alam niya 'yon, kung magpapatuloy ito ay sasapitin niya ito balang araw. Ano ang dapat niyang gawin? Sinabi ng tao 'yon na ang lalaking may pera ay madalas na masamang tao. Ang lalaking nagtatapon ng pera sa mukha ay ang pinakamahusay na sagot para sa tanong na 'yon. Mula sa simula siya ay isang normal na uri na stockbroker. Paggamit ng ilang mga illegal na pagsalin, ang halaga niya ay lumampas sa 2 trilyong Chinese yuan. Pagkatapos sa mga ganitong kaganapan, nakipaghiwalay siya sa kasintahan at sinampal siya upang makuha niya ang pinakamagandang dalagang babae sa kumpanya. Nanatili sila sa isang VIP room habang nanonood ng football. Bumili ng mamahaling damit, mga produktong mataas ang halaga. Pinayuhan ng malapit na kaibigan si Kauhon na itigil na ang mga ito. Ngunit tumanggi siya at hindi niya alam ang mga panganib na sasapitin niya, na baka may gaya siya sa taong namatay makailan lang na nagtratrabaho para sa isang mataas na tao. Si Boss Lu ay naaksidente sa sasakyan habang nagmamaneho. Naging matindi ang pinsala at nabubuhay na lang gamit ang aparato. Batay ito sa plano ng mataas na tao. Kinontak siya ni Kauhon. Nagkita ang dalawa sa istasyon ng tren. Tanong sa kanya ni Kauhon, "Mayroon kang pera para sa iyong buong buhay. Bakit mo nais na kumuha ng buhay ng ibang tao?" Ang sabi ng malaking tao, "Masyado kang nag-iisip. Ang pera ay walang hanggan, hindi bagay na masaya." Bago siya umalis, sinabi niya kay Kauhon ang susunod na plano. "Ang tinatayang kita ay 200 trilyong yuan ng Chino. Si Kauhon ay maaaring makakuha ng 50 trilyong Chinese yuan." Ang plano ay simple. Kumuha ng isang maikling pagbebenta ng mga stock ng isang kumpanya. Hintayin ang pagbagsak ng presyo. Ngunit ang problema ay kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi bumagsak ang presyo ng stock. Sa araw na 'yon magbubukas ang merkado. Binabasa ni Kauhon ang balita. Ang naka-target na kumpanya ay biglang nagkaroon ng isang fire breakout na walang dahilan. 2 ang patay at 7 ang nasugatan. Matindi ang pagbagsak ng presyo ng stock. Sino ang gumawa niyan? Hindi mo na kailangan mag-isip. Kahit na may kaugnayan ito sa buhay ng tao, sinusunod pa rin ni Kauhon ang plano. Hindi niya alam na bukod sa kanya ang dalagang babae ay nagpapadala ng mga mensahe sa komisyon. Ito ay sapagkat ang inspector ay mayroong kanyang mga kahinaan, kaya matagumpay niyang napigilan siya. Sa oras na umalis si Kauhon, gumamit siya ng isang USB at kinopya ang lahat ng ebidensya. At walang kaalam-alam si Kauhon, tinapos ang kanyang misyon na 20 trilyong Chinese yuan bago magsara ang merkado. Tapos bigla siyang namulat. Ang planong ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng komisyon. Hinihintay siya ng pulisya. Si Kauhon ay hinuli. Sinabi sa kanya ng pinuno na makipagtulungan upang mahuli ang malaking tao. Ang bawat pagkakasala niya ay tatanggalin. Nung una, hindi tinanggap ni Kauhon, ngunit ang pagtingin niya sa katibayan sa harap ng kanyang mga mata, nawala siya sa pag-iisip. Nakatingin sa mga nakakross na larawan. Lahat sila ay ang mga tao na pinatay ng malaking tao. Pagkatapos ng malinaw na pag-iisip, tinanggap niya, ngunit hindi inaasahan. Sa sandaling tumalikod si Kauhon, inamin niya ang kanyang pagkahari sa malaking tao. Hinding-hindi ako magtataksil. Upang mapatunayan na wala siyang recorder na aparato, hinubad niya lahat ng kanyang kasuotan. Pinapayagan ng malaking tao si Kauhon na gawin ang panghuling misyon. Siyempre illegal pa rin ang kanyang gagawin. Ang kabuoang pera ay 30 trilyong Chinese yuan. Ngunit ang target sa oras na ito ay ang kumpanya ng kanyang kapatid. Habang nakatayo si Kauhon sa labas, ngunit sa loob sa pagitan ng komisyon at ng malaking tao, wala siyang sinasabing totoo. Dahil meron siyang sariling plano, ayaw niya maging manlalaro at maging isang saksi. Mula rito, nagsisimula ang saya. Naaalala mo ba yung lalaki na nagtatrabaho sa pananalapi sa New York na nakilala ni Kauhon habang nasa Bahamas siya? Talaga, inilipat sa kanya ni Kauhon ng 30.9 trilyong Chinese yuan.
Sa araw na yon nagbubukas ang merkado, baliw na bumibili ng mga stock ng kumpanyang yon. Lumilika ito ng peking pamumuhunan sa Wall Street. Ang kumpanya ay Revives. Nagiging mataas ang presyo ng stock. Nabigo ang maikling plano sa pagbebenta ng malaking tao. Ang panloloko sa pulis. Ang paghuli ay hindi maaaring gawin. Pagkatapos nito, nakilala ni Calhoun ang malaking tao. Hindi nagtagal nalalaman niya na ginawa ito ni Calhoun. Binibigyan siya ng babala. Isang tao ang naneksak sa likuran niya. Hindi magkakaroon ng magandang wakas. Pagkatapos ay alisin ang recorder mula sa kanya. Pagkahagi sa lupa at pag-apak dito. Tapos umalis na siya para mapigilan siya. Itinapon ni Calhoun ang pera. Lumilika ng isang tanawin ng pagnanakaw. Pansamantalang nagiging walang kontrol ang istasyon. Nagtago ngayon ang mamamatay tao upang matulungan ng malaking tao na makatakas. Sinaksak niya si Calhoun sa kabutihang palad. Ang malaking tao ay malapit nang makatakas. Ang inspector ay dumating sa tamang oras. Ngunit walang katibayan, walang paraan upang maaresto siya. Kung ngayon, nagbibigay si Calhoun ng ebidensya. Ang mga tala ng bawat pakikitungo, ang taga-tala noon ay isang disguise lamang. Ang mga talaan ng mga taong ito ay nananatili pa rin sa ilaw. Sa oras na ito, ang malaking tao ay maaari lamang aminin. Ngunit nanatiling kalmado pa rin ang kanyang mukha. Marahil ay may isang taong mas malaki pa sa kanya sa likuran. Si Calhoun ay sugatan. Pagkatapos ay sumakay na siya sa tren at tumatakbo palayo dahil hindi siya naniniwala na patatawarin siya ng komisyon. Kahit siya ang saksi, siya ay nakatingin sa mga hindi kilalang tao sa tren. Nakakaramdam na siya ng pagkawalan ng malay. Ang pangalan ng pelikulang ito ay simple ngunit marahas, isang pera. Ang pelikula ay tungkol sa kaalaman sa pananalapi, ginawang mas madaling maunawaan ni Hienka. Maaaring iba ang paraan ng paggawa nito. Ang tema at balangkas ng pelikula ay katulad ng Wall Street noong 1987. Matutulungan ka nitong umangat pagkatapos ng isang gabi o maaari nitong sirain ang iyong pamilya. Bakit may mga taong gustong magkaroon ng walang limitasyong pera, ngunit patuloy pa ring lumalapit sa peligro? Siguro ang layunin lamang dito ay ang pagkuha ng pera para sa mga uri ng taong nais mas iyahan at makaramdam ng pagkakaroon ng lahat.